Alright, Doc, meron pa tayong ilang isang alkaline na ano to, alkaphyl C. Sodium ascorbate po siya. Ito, apo, ito ba apo, ano, kasama din? Ano? It is a normal vitamin C na sa Pilipinas. Vitamin C, oo. Itong kailangan natin mga best friends sa panong ito ng pandemic, no? Apo. Meron pa dyan, ano, mas mangustin. Oo. Ito naman, Doc, ano naman itong kasama nitong mangustin? At kasi lagi ko narinig yung mangustin dahil actually meron kaming Don Emilio gawa sa Guyabano. Isa rin sa aming sinusulong dito yan. Mangustin, ano ako, to, Doc? Ako po ay natutuwa ano sapagkat may mga kakatulad ko rin po, no, na gumagawa ng mga produkto na kung saan ito po ay likas na atin talaga. Mm-hmm. Kasi po ako at ang Phil Tycoon po ay ang numero unong tinutulungan itong mga magsasaka. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Yan po talaga po yung advokasya at nasa puso ng inyong lingkod sapagkat ako po ay isang magsasaka eh. Paano makikinabang ang magsasaka dito sa inyong advokasya na ito? Actually po, lahat ng produkto ko po na ginagawa po, galing sa kanila yan eh, at ako pa mismo po namimili. At nagtuturo din po tayo ng pamamaraan kung paano ba ang tamang pagtanim o pag-aalaga ng lupa. Mm. Kasi po, sa totoo lang po, wag sumama po ang loob ng iba natin mga kababayan. Ang numero unong sumisira po sa inang kalikasan may mga magsasaka because of ano eh, chemical farming eh. Ayun. Opo. Kaya po, tinuturo natin po yung dati. Tama, tama. Oo, yung natural na pamamaraan ng pagtanim at atin po piniiwas doon sa mga farming na ano na chemical farming. Puro chemical, ano? Opo, kasi po, yung atin po mga dahon-dahon po na binibili sa kanila po, ay ayaw ko po na gumagawa ko ng produkto na may chemical. Gusto ko natural talaga. Oo, kaya po lahat mabisa po yan eh. Dahil walang chemical. Wala po chemical. Congratulations. Meron tayong, ano po, meron tayong 28 cooperatives. Na supplier po na iba't ibang mga ano po mga dahon-dahon natin guyabano mga ganon. At ito pong malunggay ano po itong yakap ano yakap at halik multi-purpose cooperative. Available ba ito saan Dr. Acidilio? Actually po may mga ano may mga bumibili po sa atin ng mga produkto yung atin po mga nagde-direct selling ano po na tumutulong po sa atin sapagkat lahat po nang pumupunta doon sa opisina akin pong sinasabi yung katotohanan kung ano po ang amin pong advocacy at ginagawa sa kapwa. Mm-hmm. Ay mayroon pong marami pong gustong tumangkili kaya yan po ay mabibili po yan sa iba't ibang lugar na kung saan mayroon tayong mga tumatangkilik din po na nagbebenta ng produkto. Ayun. Nationwide po yan. So ibig sabihin Doc ay pwede kayong tumanggap ng mga dealership dito. Pwede. Dealership, distributor. Opo, distributor. Pwede po. Welcome po sa atin po yan, yung mga gusto pong tumulong at itulak pa itong atin pong ginagawa para po iangat ang dignidad ng mga magsasaka. Ay, very good. So, ibig sabihin, Dr. Acidilio, ano ho, sabi nyo kanina ay 2017 nag-start kayo, 2017. Opo. Opo. Saan po nag-start po ito, sir? Sa Visayas? Di po, dito lang din po sa Cavite po. Ah, Cavite City na. Opo. Ayun, ano ho. Kasi binanggit nyo kanina, you're talking about holistic, ano? Kayo pala ay president yan. At paano pa ito? As licensed practical nurse, eh tuloy-tuloy pa rin ho yan. Opo. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. At ang totoo po niyan, dahil meron tayong ano po, Phil Tycoon International Polytechnic University, ay meron tayo pong ongoing na enrollment po para dyan sa practical nursing. Uy, very good yan. Doon po sa akin po iskwilahan, opo. Kailangan ngayon na doktor ito ng ating gobyerno dahil opo. Nanawagan ho ating mga kongreso, ang kongreso na payagan na ng national government itong mga medical practitioner o itong mga ano, mga medical therapist, dentist, pharmacist na tumulong sa pagbabakuna. Kasi opo. Kulang po tayo dok ng nurse ngayon. Opo, dahil sa takot na rin, kaya yung iba po ayaw na rin mag-present na magbakuna, maging vaccinator. Ano, opo. Yan. Okay, yun. Alright, mga best friend, ha, talagang napakaraming dala ni Dr. Acidilio M. Turing na mga produkto na talaga namang kailangan natin sa panahon ito. At ang maganda ho nito mga best friend ay ayon sa kanya ay libo-libo at maaring aabot pa sa milyon-milyong magsasakang Pilipino ang matutulungan nito kung ating pagsamasamahan natangkilikin itong produkto ng Phil Tycoon, ano? At maganda rin narinig natin sa kanya, itinuturo niya sa mga magsasaka na huwag gumamit ng anumang chemical. At ang naging dahilan pa nga niya ay yung pagkasira ng lupa ay nasa kamay din pala ito ng mga magsasaka, no?
So mga best friend, ayan po yung ating bisita ngayon natin to, para mas maraming makinabang, mas maraming makakilala at gumaling at matulungan ang mga magsasaka. Itong si Dr. Acidilio M. Turin. Ano to, si Viren Agustin. Congrats, Doc, at sa PhilTycon. Ayan. Meron ako kayo mapagpipilian dito. Napakaraming mga vitamins and minerals ito. Doc, Acidilio, bukod ho doon sa inyo mga produkto na yan, na mga pampatak, mga vitamins, meron kayong nakikita ko na parang napakasarap inumin yan. Ano, ano ba ito? Ito po ay, ano po ito, fruit enzyme po. Uy, fruit enzyme din yan. Po, gawa ho saan yan? Iba't ibang ano po, iba't ibang prutas po, at numero nito po yung ato, yung atin pong dragon fruit. Ah, may dragon fruit. Kasi po ito ay akin po itong ginawa based din po doon sa atin pong mababasa sa Biblia, na sinasabi doon, narito ang mga bunga ng punong kahoy ay inyong makakain. Mm-hmm. Eh, wala akong nabasa lutuin eh. Puro makakain. Makakain. Ibig sabihin hilaw. Hilaw. Rope. Opo, eh, siyempre po, kapag ka inanam mo yung prutas, pag pinitas mo, mabubulok yun eh. Tama. So, pinreserve ko dito sa ano na to po, sa atin pong bote. Ayun, fermented na. Kapag uminom ka nito, ay, meron kang ano po, meron kang makukuha dito po, ano, million good bacteria. Wow. Parang probiotics and prebiotics. Probiotic po and prebiotic. Okay. Iba yung pro at saka prebiotics eh. Pero ito po, pinagsama na natin dito. Oo, kasama na sila dyan. Opo, at saka pag sila po ay uminom nito, ang akin pong recommendation po, dalawang kutsara tuwing bago kumain. No? Oh, dalawang at, kutsara lang? Oh, dalawang kutsara po tuwing bago kumain. At pag sila po ay uminom nito at tumangkilik, tinitiyak ko po na mabubuhay sila sa loob ng 200 taon. Buhay na walang gan. Opo. So, Doc, ano-anong mga prutas ang nilalaman ng alak mo? May pipino po, dragon fruit, at yung carrots. Carrots. Oh, may mga ano po. May mga lutita, may apple, may mga grapes, mga ganun po. Ah, so, combination of fruits and vegetables to? Opo. Ayun. Wala po siyang pinya. Wala pinya. May iban lang sa niya. Tama. Okay. Basta yung ano po dito, pinaka, ano po, main, yung dragon fruit. Kasi dragon po, yun yung meron akong plantation. Ayun. Anong tawag dyan sa inyong fruit wine na yan? Fruit wine and vegetable wine? Dragon fruit elixir po. Elixir. Okay. When you say elixir, eh, di ba, salitang elixir of life. Opo, magical. Ano na yan eh, pampahaba ng buhay yan eh. The elixir of life. Opo, dalawang daan pa. Doc, sige po, ay, yan bang mga produkto nyo yan eh, pwede ba naming malaman ang, ito ba ay, ang presyo ba ay kaya ng masa ito? Well, may mga packages po kami na siguro hindi na namin dito po. Mabanggitin. Napaka-affordable po, kasi po ako kasi ang paggawa ko ng mga produkto pong ito na galing sa magsasaka, ang gusto ko po mura lang para po mabili ng atin po mga kababayan. Tama. Bukod doon sa mura, epektibo. Bakit? Kasi po kasama po yung aking pagmamahal niya. Yeah. Ano po, buong puso ko po inihandog po yan sa ating mga kababayan Pilipino. Yeah. Right. So yan po mga best friend, yan po yung ating nakitang produkto ni Dr. Acidilio Turing. Isa po siyang kinilala na the best na formulator. Magaling na formulator po ito. Outstanding inventor po ito mga best friend. Kaya ito po ay pinapalakpakan ho ito, at itong ganitong mga formulator ho at mga inventor ay mga Pilipino, ating-atin ho ito mga to, kaya dapat po natin silang tangkilikin dahil ito po ay ipagmamalaki ng Pilipino, bansang Pilipinas. Ito ho dito, yung produkto ng PhilTycon ay napakamura. Abot kayang halaga, at the same time, napaka-epektibo. Lalo po yan, isang tsuko na yan. Yan ay yung choco dragon fruit ay masarap po yan sa mga bata, at brain enhancer yan. Yung kape na yan, pang araw-araw na kape yan, yung dragon fruit na yan, masarap din yan sa mga kumbaga kakaibang lasa, dragon fruit. Wow. Dragon fruit, talagang yan ang gusto ko. Di nyo may tanong mga doktor, no? Kami pong mag-asawa ay napakahilig dok sa kape. Yun. Talagang gustong-gusto namin yung kape niyan. Kaya sabi ko, pagka ganitong may mga natural coffee na nakikita kami. Organic, natural. Organic, no. Ay, talagang excited kaming uminom, no. Akala ko ba, Sasha, nagtimpla tayo ng kape? Oo, yan. Alin ba pwede nating subukan na kape?
Yeah. Yan na lang po. Yan muna, yan muna. Yung Dragon Fruit Coffee. Dragon Fruit daw. Yung superior naman. Siguro ba tayo nito ay ano nito ha? Lalakas ha? Sobra. Oh, yeah. Yung superior na kape naman ay para sa mga nagpo-call center, sa mga ano, sa mga nababodybuilder. Yun. Ito po ang pinakamaganda rito mga best friend. Ano? Itong si Doctor, ano, maulit ko lang bago natin siya ulit tanungin. Eh, yun ang pinakanagustuhan ko dun sa kanyang tema. Ano? Ayaw niya na magtanim kayo, mga kaibigan namin magsasaka, na binuhay ninyo sa chemical. Ang gusto ni Dr. Acedilio Turing. Dok, ano yung palayo nyo? Acel po. Acel, oh. Mas maganda kasi Doc sa... Dok Acel. Yun, oh. Mas maganda eh, kasi masyadong formal ako pag Acedilio. Pagka tinatawag lang yan, Dr. Acedilio M. Turing, kapag nagbibigay ng award si stage. Yeah. Yan. Ngayon, Dok Acel, no? Sa ginagawa nyong ito, ibig sabihin, Dok, anong mga partikular na mga magsasaka na itinatanim nila ang inyong, o yung kinukuha ninyo, yung karamihan, yung pinakamalakas ninyong kunin? Ayan po, yung serpentina, yung dahon ng guyabano, dahon ng malunggay, dahon ng langka. Ayun. Ayan po, yung mga malakas talaga sa amin po. And then, yan, luyan dilaw. Luyan dilaw. So, inuuri nyo pa kung saan nyo ito kukunin. Hindi lahat ng dahon kukunin ninyo. Meron po akong pagtuturo dyan po sa pagpipitas. Ano po, dapat po yung mga dahon na yan ay pitasin po ng madaling araw. Huwag masikatan ng araw. Aba, alas 3 po, alas 3, alas 4, halaling hanggang alas 5. Huwag maarawan. Maarawan. So, ibig sabihin, Doc, yan ay ang pag-ano ng dahon, air drying siya, no? Hindi siya pinapaarawan. Ay, hindi po, hindi po. Bawal po paarawan. Ayun. Aba, ay, kakaiba itong natutuwang kay doktor na to. Ano, Doc? Talbos pa na dahon? Hindi po, may bilang po yung dahon. May bilang. May stage yan eh. Merong para talbos. Merong bata. Mabata-bata. Medyo tumatanda. Parang ikaw bata ka pa. Yung tumatanda at mas matanda. Alin ba nun, Doc? Talbos, medyo bata, bata-bata, tumatanda. Nasa mga 18. Uy, nako. Yan ang kailangan. So, ibig sabihin, Doc, yung gitnang dahon na medyo mura-mura. Doc, bakit ganun? Bakit madaling araw? Ano ba yung pagkakaiba na kinuha mo yung dahon sa gabi? Kasi sa araw, sa umaga. Ayon po sa pag-aaral po, ay nandyan po yung kapangyarihan ng kalikasan sa madaling araw. Yung mana kung tawagin po. Yung hamog. Hamog. Hamog, ayun. Yung hamog. Jew. Ayan sa English, ano? D-E-W. Jew, yan. Kaya nga yung iba, hinahanap nila yung mga mountain Jew eh. Yung hamog sa bundok. Diba? Diba, ano? Ngayon, speaking of madaling araw, ibig sabihin, Doc, paano malalaman ninyo na kinuha yun ng madaling araw ng mga magsasaka? Meron tayong pag-uuri po kasi ng dahon po kasi. And then, siyempre po, dahil nakapirma sila ng patata sa amin po 14 years na supply, hindi nila pwedeng gawin yung mga bagay na hindi namin po pinapayagan. So, meron tayong mga bilin na pagdating po ng dapat pag-harvest. At alam ko naman po yung plantation kung saan. Kaya nga po ako din yung namimili minsan eh. Para kita nyo? Para nakikita. Ano, per kilo, per sako? Actually po, per kilo po ang kuha namin po sa kanila. Per kilo? Opo. Minsan kumukuha tayo ng mga 200 kilos. Ang dami na nun. O serpentina po, 50 kilos, 150 kilos. Ay, sa malunggay naman na Doc Acel, malunggay, kinukolekta nyo rin ng mga malunggay na bili rin kayo ng malunggay? Opo, malunggay po. Madala sa amin po yung malunggay na ano. Kasi po yan din yung akin pong nire-recommenda talaga na inumin yung uminom ng malunggay capsule. Kasi po, ang mga kababayan natin po, hindi na kasi umiinom ng mga vitamins pag may edad na eh. So, sa atin po sa Pilipinas, ang akala ng mga tao dito sa atin sa Pilipinas, yung malunggay po, gulay lang yan eh. Panlagay doon sa manok na pula. Pero sa buong mundo po, number one po siya eh. The food, ano po eh. Food supplement. Ang moringa. Yes, so, kaya the wonder of moringa. Ako, Doc, mahilig ako sa malunggay talaga. So, hilaw po yan na atin pong tinuyo, hindi atin pong nilagay sa kapsa para po mapakinabangan na maayos ng ating mga kababayan yung nutrients na meron. Full nutrients talaga siya. Opo. Ayun. Yung enzyme mismo ng dahon ng malunggay. Opo, opo. Ano, Doc, may klase pa lang malunggay na ano? Na dapat na, di ba, may uri siya? May
Kapag ka pinadala sa ibang bansa po, may pag-uuri sila doon eh. Pero sa atin po, hindi po muna po yung kung implantation natin dyan. Mm-hmm. Yan sa Sariaya po banda. Ayan, sa Sariaya. Opo. Alright, Doc. Nabanggit nyo kanina, meron na kayong 36, ano po yun? 36 na company o na produkto. Produkto pala. Okay. Produkto.